Hindi ka perpekto. Alam mo, sa mundong ginagalawan natin ngayon, sobrang nakakatakot kapag nagkamali ka. Dahil sa 10 magandang ginawa mo, kapag nagkamali ka ng isa, ay burado na ang lahat ng magagandang iyong nagawa. Minsan kung sino pa yung mga taong akala mo makakaunawa o makakaintindi sa'yo, ay sila pa yung unang manghuhusga sa'yo. Nakakalungkot lang isipin, pero totoong nangyayari ito. Alam mo, lagi mong tatandaan na walang taong perpekto. Hindi ka perpekto, at hindi sila perpekto. Nagkakamali tayo minsan sa mga desisyon natin sa buhay, at kung minsan, dahil sa bugso ng ating mga damdamin, ay nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin ay tama, pero mali pala. Hindi porkit nagkamali ka, eh dun na matatapos lahat. Everyone deserves a second chance, minsan third chances pa nga. May mga pagkakamaling maaari mong itama. May mga pagkakamali naman na may mapupulot kang aral o leksyon mula dito. Dapat matuto ka sa lahat ng pagkakamali mo. Pero hindi ibig sabihin nun na palagi ka na lang dapat magkamali para lang matuto. Naalala mo ba yung mga bata tayo? Lapis na may pambura ang gamit natin. Dahil para malaman natin na pwedeng itama ang mga mali. Pero diba, ballpen na ang gamit mo ngayon? Ito ay para ipaalala sa atin na hindi na tayo mga bata, para ulit-ulitin ang mga pagkakamaling hindi na natin kayang burahin. Ang pagkakamali ay parte ng buhay natin. Dahil sa pagkakamali natin, mas nagiging malakas, matatag at matapang tayo na harapin o magpatuloy sa panibagong buhay. Matuto kang harapin ang pagkakamali mo at ikaw mismo ang unang magpatawad sa sarili mo bago ang iba. Darating sa punto ng buhay natin na kahit gumawa ka ng mabuti't masama, may masasabi at masasabi pa rin sa'yo ang ibang tao. At kahit gaano ka pakagaling makisama sa kanila, di maiiwasan na magsalita sila ng di maganda kapag wala ka. Kaya huwag mong hayaang kainin ka ng sistema ng mapanghusgang lipunan. Dahil kapag nadala ka, talo ka. Ang buhay ay maikli lamang. Kaya live life to the fullest. Huwag mong hayaang kontrolin ng iba ang buhay mo. Na dapat ganun, na dapat ganyan ka. Ikaw yan. Mabuhay ka sa paraang gusto mo, as long na wala kang tinatapakang ibang tao. Ang buhay ay hindi perpekto. Minsan nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero gamitin mo yung aral para mas lalo ka pang maging matatag at malakas na harapin ang panibagong bukas. At lagi mong tatandaan na nandyan ang Diyos. Sobrang napakabuti niya sa atin. Dahil kahit ano pa man ang ating pagkukulang at pagkakamali, minahal niya tayo ng walang hanggan. Alam mo, dahil tayo ay tumatanda na at dumadami ang responsibilidad natin sa buhay, minsan nakakalimutan natin ang sarili natin. Pero hindi pala dapat. Sometimes we need to set aside muna ang mga iniisip mo at ang iyong trabaho. At kailangan mong bigyan ng break ang sarili mo at huwag mo itong masyadong abusuhin. Ang sarap maging bata muli, no? Yung batang hindi natatakot sumubok. Yung batang hindi natatakot mag-fail. Minsan kasi, sa sobrang pressure natin sa buhay, nawawala tayo sa landas na gusto natin. Na basta makatulong na lang tayo sa pamilya natin, kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili mong pangarap. Siguro dahil kailangan? Dahil sila naman ang rason at inspirasyon natin kung bakit tayo nabubuhay. Kapag dumating ang panahon na kailangan mong pumili sa pagitan ng karir mo o pangarap mo, you need to balance. Hindi pwede yung nadadala tayo sa bugso ng damdamin natin para sa pangarap natin. Ang pangarap ay nandyan lang yan. Habang buhay ka at humihinga ka pa, hindi yan mawawala. Unahin mo muna ang kapakanan ng pamilya mo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil yan ang nararapat. Naniniwala ka ba sa salitang in God's perfect time? At ang lahat ng bagay ay ibibigay sa inyo ng Diyos sa takdang panahon, miski ang iyong pangarap. Kasi minsan, kahit anong pagpilitan nating matupad ang pangarap natin, kung hindi pa siya para sa'yo, hindi talaga siya ibibigay sa'yo. Pero sa panahong kaya mo nang iwanan at stable ng pamilya mo, yung pangarap mo naman ang sundin mo. Kasi mas masarap kung may mga sumusuporta sa'yo, hindi lang ang sarili mo. Huwag mong hayaang mawala ka sa mundong ito na hindi mo sinusubukan ang pangarap mo. Mas masarap sa pakiramdam na nahihirapan ka dahil sumubok ka kesa sa hindi mo sinubukan dahil ayaw mong mahirapan. Alam mo, kahit mabigo ka man, at least sinubukan mo. At baunin mo ang lesson na makukuha mo mula dito. Para kapag susubukan na ulit, eh, kayang-kaya mo na. Life is short. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo as long na wala kang tinatapakang ibang tao. Alam mo,
darating ang panahon, lahat sa buhay mo ay magwawakas. Wala ka ng pagsikat at paglubog ng araw na makikita. Lahat ng iyong bagay na inipon, pinagtrabahuhan at pinaghirapan ay ipapasa at mapupunta lang din sa iba. Ang kayamanan, katanyagan, kapangyarihan na mayroon ka, balang araw ay mawawalan lahat ng kabuluhan. Maging ang iyong galit, kabiguan at problema ay magkakaroon din ng wakas. Gayun din naman ang pag-asa, ambisyon at plano mo sa buhay ay hindi na maisasakatuparan pa at mawawalan na ng saysay. Hindi mahalaga kung saang pamilya ka nagmula o kung ano ang mga narating mo sa buhay. Sa bandang huli, ikaw man ay matalino o mangmang, babae o lalaki, kahit pa ang iyong kulay sa balat ay mawawala na ng halaga. Ano ba ang buhay na may kahulugan? Paano ba masusukat ang halaga ng iyong mga araw? Ang mahalaga ay hindi kung ano ang iyong binili, kundi kung ano ang iyong binuo. Hindi kung ano ang nakuha mo, kundi kung ano ang iyong binigay. Ang mahalaga ay hindi dami o lawak ng iyong natutunan, kundi kung ano ang itinuro mo at natutunan ng iba dahil sa'yo. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling. Ang mahalaga ay ang iyong pag-uugali. Hindi mahalaga kung gaanong karaming mga tao ang nakilala mo, kundi gaano karaming makadarama ng iyong pagkawala pagdating ng panahon. Ang mahalaga ay hindi ang iyong alaala, kundi ang mga alaalang may iwan mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Ngunit ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay ang makilala at tanggapin mo ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ito ang hindi mo dapat mapalampas habang may buhay ka pa. Ang lahat ng makukuha at maaring ibigay sa'yo ng mundo ay mananatili dito sa mundo. Maging ang iyong katawan ay iiwan mo sa mundo dahil lubad kang lumabas sa tiyan ng iyong ina. Hubad ka rin babalik sa Diyos pagdating ng panahon. Huwag mong pakamahalin ang mga makamundong gawain at ang mga bagay sa mundong ito. Higit kanino man, ang Diyos ang iyong pakamahalin. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Muli kang magbalik sa Diyos habang hindi pa huli ang lahat. Ang pamumuhay ng may halaga at kabuluhan ay hindi aksidente. Isa itong pagpili, kaya piliin mo kung ano ang higit na mahalaga sa buhay. Piliin mong mamuhay ng may Diyos na kinikilala at pinaglilingkuran. Dahil sa bandang huli, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung wala kang Diyos sa puso, laging may kulang dyan sa buhay mo. Tanging pag-ibig lang ng Diyos ang makakapuno at kukumpleto sa buhay mo. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.